ngadto sa among tinahod nga presidente sa Pilipinas, His Excellency President Rodrigo Roa Duterte. Sir, peace be with you. Maing adlaw diha kanimo among tinahod nga presidente sa nasod Pilipinas ug sa imong mga mahal sa kinabuhi. Kami mga miyembro sa Kapa Community Ministry International Incorporated, kinasing-kasing nga naghangyo sa imong malumong kasing-kasing nga imo kami mahatagan ug higayon nga maatubang diha kanimo aron imong madungog ug mahibaluan ang tinuod namo nga kahimtang nga mga miyembro sa Kapa Community Ministry International Incorporated. Kami nga imong mga katawhan mohangyo diha kanimo na imong ibalik ang operasyon sa maong ministry tungod sa rason na daghan ka namo natabangan sa maong ministry. Dili lamang sa espiritual nga kabahin, kami natabangan kung dili hasta usab sa among pinansyal nga panginahanglan. Kung naamay inyong nakita nga illegal sa maong ministry, among gihangyo nga tabangan nga mahimong legal. Kung naaman mo'y nakita nga mali sa maong ministry, among gihangyo nga inyong itudlo unsay tama. Kay maumang kanay obligasyon sa mga opisyal sa gobyerno. Among gihangyo ang tanan mga opisyal sa gobyerno, labi na atong presidente, kaunta tabangan kami mga lumulupyo, umulabi na kami mga miyembro sa Kapa aron mag kay obligasyon sa gobyerno nga tudluan ug giyahan ang katawhan aron magpuyo nga malinawon ug malambuon. Nay doktrina nga nagaingon, Salus Populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Bisan ug wala sa balaod, pwede na to himuon basta mahata makahatag og gayuhan sa katawhan. Manghitaot kami nga dili nimo kami pakyason, Mr. President. Ug hinaot nga ang Dios magapalangin kanimo sa kanunay ug sa imong mga mahal sa kinabuhi. Mabuhay ang mga Pilipino. Kisa atong pangalan. Kadaotay ko misalam. Ako po ay galing sa Marawi pero kasalukuyan na sa Agusan del Sur at naging membro ng Kapa sa Agusan del Sur. Pero sa Manila ako nakatira, nakauwi kami dahil sa kahirapan ng buhay. Kasi magtinda kami sa palengke, inuhuli kami. Noo, dahil kami ay mga Muslim, may discrimination. So nagkaroon kami ng pagkakataon sa Kapa, 10,000 lang. At ang 10,000 kay hindi ako naniniwala ang Kapa ay scam. Ang 10,000 na nilagay ko sa Kapa sa pagtitiwala sa isang kaibigan na nagsabi ay binuhay ang aking pamilya sa loob ng isang taon. At nakabuhay pa ako ng 15 kabataan sa Agusan del Sur. Hanggang ngayon po mga kapatid ay binubuhay ko sa pamamagitan ng pagtulong ng Kapa. So ang aking 10,000 katagal ko nang nakain na ubos, itong binibigay ay ibinabalik lang ng ating mahal na pastor na si Apolinario. Kaya Mr. President, yamang ikaw ay mananaw na nagsasabi. Kami po ay mga mananaw na nanawagan sa inyo. Hindi po si Apolinario ang ating ipinaglalaban, mayaman na yan. Ang ating
magandang araw po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa ating membro ng Kapa Community Ministry International Incorporated. Ako po ang inyong founder, Pastor Joel Apolinario. Sa pamagitan po ng videong ito ay ipapadama ko po sa inyo ang mensahe na magkaroon po tayo ng synchronized prayer rally sa iba't ibang lugar na kung saan nandoon yung ating Fellowship Center ng Kapa. At ako po ay taos puso po na nag-ask po sa inyo, I'm begging you please participate this synchronized prayer rally dahil ipapakita po natin sa kanila na tayo po ay marami po ang maaapektuhan, lalong-lalo na po yung mga trabahante po sa ating mga businesses na kasalukuyan pong na-freeze, no? Lahat ng accounts at asset ay na-freeze, na kung saan ito lang po ang isa sa mga pinagkukunan po natin ng source upang makapagbigay po tayo ng financial assistance sa lahat po ng mga membro. Pero ito po ngayon ay nananatiling freeze po, so wala po tayong mapagkunan dahil pinifreeze po ng government ang ating lahat ng mga assets and mga accounts. So sa ngayon po ay wala po tayong solusyon na makuha at makita maliban na lang po sa paglusad po natin ng prayer rally. So sa lahat ng mga members, sana naman po ay ako yung inyong maintindihan sa ngayon dahil ako po ay patuloy na nagtago dahil po sa mga banta ng aking buhay. Salamat sa inyong pag-intindi at ako ang inyong founder na sa ngayon po ay humihingi po sa inyo ng tulong na tayo po ay dadalo sa ating ilulusad na rally sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.